Alright, so mga ka-Alpha Adventure, welcome back sa ating YouTube channel. This is JZ of Alpha Adventure, your source of experience-based tips on livestock farming. Sa episode na to, isi-share ko sa inyo yung paraan ko ng pagtitipid or paano kami nakakatipid sa feeds ng aming mga pecking duck na breeders without sacrificing yung output, yung gain weight, o yung weight gain ng mga pecking ducks, pati na rin yung kanilang mga quality ng kanilang mga itlog, no? So, dalawang ingredients. Yung layer pellets para sa mga bibe, pecking ducks. Ayan. At saka itong sapal ng niyog. Coconut pulp or coconut meat. Okay? Ano ba ang pinagbasihan ko kung bakit ko ba napagdesisyonan na okay na ihalo ang sapal ng niyog para makatipid sa pagpapakain ng mga pecking ducks, mga bibe, ng mga itik, nang hindi na isasakripisyo yung quality ng kanilang timbang. Sa aking pagre-research, merong isang study, I think that was dated 1982 to 1984, mga ganyang mga taon, sa bandang Visayas, ng isang study siya ng isang state college na kung saan they found out na kahit pala daw 50% ng feeds ng mga bibe, itik at ng mga pecking ducks ay gawing sapal ng niyog at yung natitirang 50% ang dapat nilang kinakain ay layer pellets, ay wala itong masamang epekto sa timbang nila at dun sa kanilang overall production kasama ng pangingitlog. So, dun natin binasi yung conviction natin na okay lang daw, na okay lang gawin ito. Ayan. So, ano ba dapat ang timbang ng kinakain ng isang nagle-lay or ready to lay or ready to breed na pecking duck, mallard duck, or muscovy duck? Dapat nasa 130 grams per day. Okay, 130 grams per day. So, kung pwedeng 65 grams sa umaga, 65 grams sa hapon. So, eto, meron kaming mahigit isang daang mga pecking ducks, mallard ducks, tsaka muscovy ducks sa bandang likuran. Mamaya pupuntahan natin. Kaya, pinapakain namin sila ng mga more or less 13 kilos per day. So, bago ko na-discover itong yung research study tungkol sa sapal ng niyog, binibigyan namin sila puro 13 kilos, 10 to 13 kilos noon na layer pellets. Medyo magastos yan, no? Kasi nabibili ko dito sa Tarlac City yung isang kaban, 50 kilos na layer pellets na pangbibi ng 900 pesos. So, magkano bali yung 50 kilos noon? So, 900 divided by 50. So, magkano siya bali? Mga more or less 18 pesos. Hindi ako nagkakamali. Yeah, mga ganong halaga. No? So, 17 to 18 pesos perhaps. So, magkano yung 10 to 13 kilos? So, more or less, nasa 200 pesos per day ang gastos namin sa 100% na pellet, layer pellet, para sa mga bibe, pecking ducks. Eh, because of this research na nakita ko, 100 pesos per day na lang ang gastos namin pagdating sa layer pellets na ganito. 100, more or less 100 pesos per day. At nakatipid kami because itong sapal ng niyog. Ako ang technique ko dito dun sa mga nagbebenta ng gata sa palengke. Kaninang umaga lang, kakagaling lang namin dun. Yun ang mga pinupuntahan ko ng mga nagbebenta ng gata. So, kinokontrata ko yung mga sapal lang ng niyog. Kada sako, ang kuha ko ay 50 pesos. Minsan nagre-range siya ng 15, 17, 19 kilos. And syempre, nasa pakikipag-usap na rin din yan, no? Sa karisma mo, sa pakikipag-usap. Halimbawa, sa kada limang sako, dagdag isang sako. Ganun. And yun, nasa pakikipag-usap yan, no? So, kanina, ang kuha ko dun sa bumili ako ng 250 pesos na halaga ng sapal ng niyog. So, limang sako yun.
dinagdagan. Pagpadagdag ako ng dalawang sako. So, ang total na timbang nung ilang bali ko, pitong sako, nasa 97 kilograms. So, 250 pesos divided by 97 kilograms. Sabihin na natin 100 kilos, no, para hindi mahirap kwentahin. So, pumapatak lang na nasa 2 peso at 50 centimo kada kilo sa apal ng yog. So, isipin nyo yun. Magkano yung 5 kilos? 6 kilos per day ang binibigay namin sa mga pekindak ng sapal ng yog. So, magkano yun sa 250? 12. So, 15 pesos. Diba? Imbes na... So, sa dati, ang gastos namin doon, 200 pesos. Purong pellet yun, no? Layer pellet. Dahil 50% ay sapal ng yog, bumaba from 200 pesos naging 115 pesos per day na. Diba? So, ang laking tipid nun. Ang laking tipid nun. Lalo pa kukwentahin mo siya ng isang buong taon. Oh. More or less nasa 40 to 45% ang natipid ko sa feeds pa lang, sa cost ng feeds. No? Again, nang hindi nasasacrifice yung production quality, overall production quality. No? Ayon dun sa study. Kasi kami dito sa Alpha Adventure, every time na may ginagawa kami, may binibigay na pagkain, may iaalos sa inumin, may ginagawang kung ano-ano, ang prinsipyo ko doon, dapat based on scientific study yun. Ayokong mag-apply ng kung ano-ano sa farm, nang ayon lang sa nabalitaan ko, sa sino mang nakakwentuhan ko, ang gusto ko, meron akong scientific base doon. Maaaring narinig ko sa isang nakakwentuhan ko, pero pag-uwi sa bahay, garantisado yun. Talagang i-research ko muna yun. So kung hindi ko mahanapan ng credible na scholastic reference yung sinabi nung nakakwentuhan ko, there's a chance na hindi ko gagawin yun. So, I'm very scientific sa mga approach ko. Not only sa farm but also in our businesses, other businesses. So yun. So ang gagawin ko pala dito, no? Dahil 50-50 ang ratio niya, no? 50% na pellet, 50% na sapal ng yog, ihahalo natin yan. Mas maganda yung malalim na palanggana para maihalo ng maayos. Kailangan siyang ihalo kasi based on my observation, pag hindi mo hinalo yan, uunahin nila yung pellet. May iiwan yung sapal. Kakainin naman nila kaso may iiwan yung sapal. Mas maganda ihalo. Para imbes na unahin nila yung pellet, makakain nila ng sabay-sabay yan. Now, ito po pala tip ko sa inyo. Kapag bibili kayo ng sapal ng niyo, hanggat maaari yung pinakabago dapat. Huwag yung tatlong araw na nakakaraan nakastock, no? Bakit? Kasi kung hindi nyo napaubos yun, may chance na masira yun. Lalo pa kung ganitong medyo tag-ulan, hindi nyo may bibilad. So, tansyahan na lang, no? Ayon sa panahon, ayon sa kayong ubusin ng mga alaga ninyo. Di bali nang bumalik kayo sa tindahan twice a week. Mas huwag lang kayo masiraan ng sapal ng niyog. And then, hinahaluan namin ng molasses. Ayan, pure black strap molasses yan. Walang halong tubig, nasa galon na to. Yung isang galon na to, naglalaman niya ng 4 liters or approximately 7 kilos. Ba't ko nasabing puro? Kahit meron bang hindi purong black strap molasses? Meron. Yung mga hinahaluan nila ng tubig, lalo na yung mga nagbebenta katulad namin, minsan, hinahaluan nila ng tubig para mas marami. Ako dito, bumili ako ng 5 toneladang ganito para stock namin for 5 years. Hindi na ako pabalik-balik na bibili sa supplier. So, 5 toneladang binili ko.
kapag nagbibideo ako, nakikita nila to, binibentahan ko na rin kayo. Sineshare ko na rin sa inyo kung gusto nyong bumili. Ayan. Pero personal consumption lang talaga yung mga binili, yung binili namin dito. Kung gusto nyong bumili, 350 ang isang galon. So, mag-comment na lang kayo or contact us sa Facebook page namin kung gusto nyong bumili. Pick up lang, huwag nyong ipag-JNT Express. Sa bigat na ito, mas mahal pa yung shipping fee kaysa sa halaga ng isang binili ninyo. Pera na lang kung gusto nyong i-shoulder talaga yung shipping fee na ganun. Ngayon, gaano kadami ang ihahalo sa tubig? Sa isang timba na 4 na galon ang laman or 16 liters, isang balde ang tawag minsan nila sa 16 liters na yon or 4 na galon. Dalawang takip na puno ng molasses, takip ng galon namin. Dalawa. Ayan. So ngayon, ihahalo natin dito sa ano natin, kain nila. Magpadagdag lasa. And at the same time, hindi lang naman yung lasa eh, kundi meron din kasing potassium, calcium, and phosphorus na nakukuha sa pure blackstrap molasses galing sa tubo. No? So may karagdagang nutrient. Hindi ginagawa natin 'to, hindi dahil sa i-style lang natin, hindi ganoon. Hindi tayo after sa style, kundi doon sa nutritional value yung mapapala, makukuha na ng alaga natin. Pwede rin nyo ring ibigay ito sa inumin nila. So, mamasahin lang natin yan para maihalo. So, liksik yung may molasses, yung tubig na may molasses. Yeah. Pwedeng pakilatag yung isang yero sa mga bibe. Pwedeng pakilatag yung isang yero sa para lalagyan ako ng kainan ng mga bibe. Kahit yung isang maliit lang dun. Yung medyo malit din ba? So yun mga ka-Alpha Adventure. Sobrang dami ng mga bibi kasi. Well, relatively speaking, medyo madami na yan. No? May 100. Para walang agrabyado sa mga bibi, sa yero namin inilalagay. Pero aayusin pa namin yung ano nila. I-develop pa namin yung area ng mga bibe. Lalagyan ng bubong, sariling bubungan, lalagyan ng ipa yung flooring, no? So ngayon kasi nasa lupa pa sila. So, papakita ko sa inyo, papatulan tayo kay Kuya Mike, caretaker namin dito. Siya yung papabudbud ko sa kanya ito doon sa yero.
And then ibibidya ko para makita niyo, no? Antayin lang natin. So, yan ang itsura niya. Okay. Pasis, kuya? Ibud-bud natin to sa yero. Ayan. Titingnan natin yan kung gaano ka excited yung mga pecking duck. Maingay nga lang sila. Ayan. Kalaki. So, yan lahat ng mga pecking ducks namin. Dapat pala ko isang yero pa, no? Ha? Susunod dalawa. Siksikan. Oh, hindi sila sakop ng buong camera. Ang dami nila yan. Yung iba nasa kulungan pa. Nandun yung iba. Ayan, nanahimik sila. Gutom sila kanina. Ayan, nanahimik. Nasa may kitsang daan yan. So, may nakahalong ibang gansa, apat na gansa, may mga dalawang itik, mga bibe, pecking duck, mga na-crossbreed na Muscovy duck, saka mallard duck. Ayan sila, 100 plus lahat yan. So, ayan. So, ganun ang pagpapakain namin, no? So, yung maiba lang, hindi naman maiba. In connection pa rin sa topic natin, yung sapal ng liyog kasi, mayroong ano yan, mga 6.1% na crude protein at saka mga nasa halos 35% na crude fiber. So, maganda yan sa kanila talaga, no? So, hindi lang parang, hindi siya parang, para masabing maiba lang ang mga ipinapakain, ginagawa natin. Hindi ganun. So, may mga dahilan yan. Hindi lang, una dyan, yung cost na hindi nasasakripisyo yung kanilang quality, yung performance nila. And at the same time, yung nutritional value ng pinakain natin, sapal ng nil. So, and I hope may natutunan kayo sa senior kong ito sa inyo. Ayan. So, sana may natutunan kayong bago sa paano makatipid sa pagpapakain ng mga pecking ducks, bibe, itik nang hindi nasasakripisyo ang output nila, output ninyo, pero nakakatipid kayo ng mga 40-45% sa pagkain. Ayun, so this has been JC of Alpha Adventure, your source of experience-based tips on livestock farming. Please like and share this video sa mga related na Facebook groups kung sa tingin nyo nga malaking tulong ito. At mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel kung gusto nyong masubaybayan ang iba pa naming mga video. At huwag kakalimutang i-click ang bell, yung bell icon dyan para na-alert kayo kapag may bagong upload na video. And follow us on our Facebook and Instagram account as well. This has been JC of Alpha Adventure, your source of experience-based tips on livestock farming. Thank you. Thanks, Simut.